vlogger si Sherwin Ventures. Ang ating Sherwin Ventures. Si Ka Sherwin, yan ang talentadong Pinoy. Ang gagaling. Pagpagan natin ang vloggers natin. Ako ang lahat bilang suporta sa inyong YouTube search, huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin, click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe, hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. What's up guys, Sherwin here from Sherwin Ventures. Welcome back again in our YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating tahanan, huwag niyong makalimot mag-subscribe para palaging updated sa ating mga daily vlogs, daily uploads, daily updates, daily na mga balita. So, pag-uusapan natin itong mga isi-share nating mga balita para sa inyo. At for sure, yung iba dyan ay nakapanood na nito. Pero of course, ang ating mga hinanaing, ang ating mga damdamin, no? Ang ating dinaramdam, ang ating mga minimithi. But before that, batiin muna natin ang bawat isa. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan while watching this vlog. Sa ating Super Mario Marcos at sa mga Fabunan Doctors, God bless us all. At ito na, panoorin muna natin ang buong video. Lang na ngayong linggo. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na posibleng lang magsimula ngayong linggo ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine ng Janssen Pharmaceuticals mula sa Belgium. Bahagi ito ng phase 3 trial kung saan susubukan sa libo-libong Pilipino ang bakuna para malaman ang bisa nito kontra COVID-19. Ayon sa DOST, magtatagal lamang ang trial ng hanggang isang buwan. At ang mga piniling sites ay yung mga may mataas na bilang ng COVID-19 cases sa nakalipas na 2 linggo bago ang pagsisimula ng trial. Bilang bahagi ng Confidentiality Disclosure Agreement, hindi na tinukoy ng DOST ang impormasyon tungkol dito. Narito ang pahayag ni DOST Secretary Fortunato de la Peña. Itong paggagawa ng vaccine trial dito sa atin ay makatutulong pareho sa kanila na vaccine developers kasi malalaman nila kung makakadagdag ito sa kanilang data, sa kanilang efficacy. At sa atin naman ay makabubuti rin dahil malalaman natin kung ano ang epekto sa Pilipino, yes. O sa ating ethnic group. Sakali naman magkaroon gani ng adverse events sa mga naturukan ng bakuna, linaw ng DOST na sagot dapat yan ng vaccine company. Linawin lang natin itong clinical trial ay iba pa doon sa vaccine rollout. Pero kapag yung mga kasali sa clinical trial ay hindi na maaring bigyan ng bakuna once magsimula na nga yung vaccine rollout ng mga local government units. Gani. Yeah, nabanggit mo nga. Hindi lang itatanong ko sana kung yung mga nabigyan na sa trial ay uulitin pa, kumbaga sila na uli. Ngayon, Mark, nasusunod ba ang sinet na timeline ng gobyerno para sa pagsasagawa ng clinical trials ng mga bakuna kontra dito sa COVID-19? Yes, Gani, kung maalala mo, Gani, yung Janssen Pharmaceuticals ay una nang inaprubahan na ng ating FDA noong December 28, habang yung Sinovac at Clover naman inaprubahan noong nakaraang buwan. Ito sa Janssen, Gani, kung bibilangin natin yung kung tagal, ay nasa mahigit isang buwan bago nga masimulan yung clinical trial. At yan nga ay dahil mabusisi yung proseso ng pag-recruit at maging yung pagpili ng mga sites, kailangan ay mataas din yung incidence ng COVID-19 cases sa nakalipas na 2 linggo. At mahalaga nga ito, Gani, itong clinical trial dahil once na mapasa nila yung prosesong yan, ay maaari silang bigyan ng Certificate of Product Registration ng ating FDA, Gani. Mark, may update ba sa mga pag-aaral kung yung mga bakuna na dinevelop ay pwede ring magbigay ng proteksyon laban sa mga bagong variant ng COVID-19? Kasi marami nagtatanong, baka daw sila ay protektado doon sa una na COVID-19, yung susunod ng mga variants ay kailangan umulit doon sila ng bakuna. Sila ba ay protected din kapag sila ay nabakunahan na nito?
Gani ilang vaccine makers na ngayon nagka-claim na yung kanilang bakuna ay epektibo rin o mabisa rin sa mga bagong variants ng COVID-19. Kabilang dyan, yung Pfizer at kamakailan din yung Novavax ay binalita rin nila na mabisa rin daw yung kanilang bakuna sa bagong variant ng COVID-19. At dagdag na rin natin gani, no, may lumabas din na ulat, yung AstraZeneca, ito naman ay hindi naman sa bagong variant, pero yung AstraZeneca daw ay hindi lang daw mabisa sa para maiwasan yung malalang sintomas ng COVID-19, pero kaya din daw nitong mapabili o mapabagal yung transmission ng COVID-19 sa isang lugar. At isa nga yan ganis yung AstraZeneca sa mga inaasahan ng ating bansa na dumating sa una o ikalawang quarter ng taon. Gani. Alright. Maraming salamat, Mark Fetalco. Last April pa, 2020. Anong petsa na ngayon? 2021. So, ngayon, binigyan nila ng chance magsagawa ng clinical trial itong bagong pharmaceutical sa Belgium. So, wala naman, hindi naman tayo kontra doon. Pero sa atin lang, ang gawang Pinoy, subok for 35 years, paulit-ulit na lang natin sinasabi, paulit-ulit na lang na maririnig natin sa ating Super Mario Marcos, nasubok na for 35 years na wala man lang na balita na negatibo, puro positibo. So mga ka-ventures, hindi ba unfair yun sa FEI? Hindi ba yun unfair sa mga Pilipino? Hindi ba yun unfair sa mga totoong naniwala sa FEI? May nakita akong komento, no, dyan sa ating comment section yesterday lang, na nagsasabi na, "Hoy, gising na kayo, niluloko lang kayo ni Super Mario." Wala namang nangyayari yung FEI na yan. Puro negatibo ang sinasabi doon sa komento. So, ito ang sagot natin. Tayo mga supporters, tayo mga matagal nang nagsubaybay sa FEI. Ito ang sagot natin. Very easy at very, you know, hate grade one ay pwedeng maintindihan itong ating explanation. Kung ang FEI ay peke, si Mr. Mario Marcos ay nakapusas na. Oh, kung ang FEI ay peke dyan sa Indonesia, yung mga generals na nagsusubok dyan, hindi lang generals, yung iba pang mga official na nasa gobyerno, eh, wala na. Hindi na yung susubok kasi peke. Hindi tunay, di ba? Na kung FEI ay hindi tunay, eh, wala sana ang presko na nangyayari. Kasi siyempre ang isang dyaryo na magpe-presko ng peke ay siyempre apektado yung kredibilidad niya. So talagang yun lang. Kung hindi pa totoo ang FEI na nag-work out dyan sa Indonesia, si Mr. Mario Marcos ay nakapusas na. So talagang may mga negatibo talaga na mga tao. So hindi tayo magpapahawa doon sa kanila. Siyempre, kung hinahangad nyo na masubukan ng FEI or mapunta sa inyong tahanan ng FEI or makabili ng FEI, ako rin, matagal ko na rin gusto para sa pamilya ko, para sa siyempre sa mga old aged na mga kapamilya natin, mga yung FEI, sapagkat marami siyang dala. Marami siyang mga extra uses, no? Bukod pa sa kanyang patents, yung 7 patents niya, may mga different uses pa yung FEI. So yun na nga, balik tayo doon sa video na napanood natin. Bago lang yung na-formulate kaysa ikumpara na din sa FEI.
Pero anong ginawa nila? Binigyan nila ng chance. Pero ang FEI ay hindi binigyan ang chance datapwat pinasara pa. So very unfair para sa FEI at mismong sariling ground natin ginawa, sariling atin pa. Kung hindi pa ang tunay ang FEI, ito lang mga palagi nating paulit-ulit nating sinasabi. Kung hindi pa tunay ang FEI dyan sa Pilipinas, mismo sa Zambales magsisimula at puputok ang balita. So mismo tayo mga Pilipino na kung hindi man tayo Zambalenyo, o di malalaman natin sa TV na ito palang nangyari, gumamit siya ng FEI, gumamit siya ng ganito ganyan, ganito ang sakit niya, so doon talagang hindi siya gumaling. Okay, so ganito palang sakit niya, so ang nangyari is gaya ng dingbak siya. Oh, mas narinig pa nga natin yung dingbak siya eh. Buong Pilipinas, buong mundo nakarinig sa dingbak siya. Di ba? Tapos hanggang ngayon, yung mga responsable na mga tao na nasa likod ng pag-aproba ng dingbak siya ay gumagala pa rin dyan, makikita nyo pa rin. Sa labas. Nag-i-enjoy sa kanilang mga pera na nakulimbat dahil sa paglabas ng dingbak siya. Gumagala pa rin siya, nag-i-enjoy, humihiga sa pera. So talagang very unfair para sa FEI. Ang daming mga kababayan natin na yun ang talagang naging maintenance nila, lalo-lalo sa mga matatanda dyan sa Zambales. Ang dami. Pero ang ginawa, paano magagamit yun? Eh, hindi na, napufusin na. O may nag-comment sa atin na mahal nating supporter na sa ibang bansa siya dati at ngayon ay nasa Pilipinas siya, nagtanong kung saan ba makabili ng FEI. So sad talaga na hanggat hindi pa na-lift yung cease at desist order ng FEI ay talagang hindi pa rin natin magagamit yan dyan sa Pilipinas. Except na lang kung pupunta kayo sa Indonesia at pupunta kayo kay Super Mario Marcos, may pwede tayong makaano doon ng FEI. Okay, so ganun yung mga ka-ventures, yung ating overview na ginawa nila. Ay naglabas lang din ako ng sama ng loob, of course, kasi hindi makatarungan ang ginawa nila sa FEI. Wini-welcome nila lahat ng mga foreign na mga bakuna. Hindi naman tayo kontra doon sa mga bakuna eh. Kahit na may mga narinig na nga tayo na mga maraming mga nakalas na buhay dahil doon sa ginamit nilang bakuna. Pero hindi pa rin tayo kumontra doon, di ba? Ang sa atin lang, bigyan nila ng chance ang FEI. Pero of course, may choices tayo. No, yung choice ko ito. Example, yung isa, choice ko to Pfizer. O itong isa, choice ko tong Moderna. Yung isa, choice ko tong AstraZeneca. O yung isa, choice ko tong Sinovac. O yung isa, choice ko ang FEI. O diba? So, maraming, depende sa'yo. Kung ikaw ay negatibo, dun ka sa dun sa iba mong mga choices. O yung mga positibo sa FEI o dito na sa FEI, ganun yun. Hindi yung yun lang ang pinapalusot nila, tapos ito yung FEI na sariling atin hindi pinalusot. So it's very unfair, mga Kavengers. So talagang ako naman ay hindi ko lang mapagilan ng sarili ko na maglabas din ng aking hinanaing, sapagkat nakita naman natin na it's very injustice ang ginawa nila. Hindi lang sa FEI ito nila ginawa eh. Siyempre sa buong sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakaalam. So, yun ang pinaka-unfair doon. No? So, ang daming mga
nagsilabasa na ngayon, no, na gustong mag-compete sa clinical trial sa Pilipinas. So, ang sa atin lang na after matapos itong clinical trial ng Indonesia, pag natapos na yan, so proven na doon sa Indonesia at marami ng mga dokumento, wala na silang lusot doon. Wala na silang lusot doon. Ano pa masasabi nila doon na tapos na nga sa Indonesia? Oh, ano pang mga requirements ang gusto nila kung tapos na doon sa Indonesia? O, diba? So, ganun yung mga ka-ventures para sa mga EFI Nadex, ating mga EFI na supporters na mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. You are still very positive and hoping. Gaya ko, I'm hoping at the same time na dating ko rin sa Pilipinas ay talagang nandyan na rin ang EFI. At ako ay numero uno na gustong sumubok sa EFI sapagkat proven and tested in 35 years. At syempre, kung hindi patunay ang EFI, hindi maglalabas ang Indonesia ng 7 patents sa EFI na yan. So imagine. So kung hindi patunay, yun na yun eh. Very easy and very understandable explanation about EFI kung totoo or hindi. Kung hindi totoo, si Mr. Mario Marcos hindi na yan nakapag-live. Paano siya magla-live dun sa kulungan? Kaya nga, yun lang, very simple and short explanation about EFI kung totoo o hindi. Yun na yun. Indonesia pa, Muslim country yan, Sharia law. You're under Sharia law, tapos nagloloko-loko ka dyan, nagdadala ka ng peke. Yan ang mangyayari sa'yo. Oh, diba? So, para sa ating mga subscribers at viewers na palaging nandyan, maraming salamat sa inyo at sa inyong pakikisa sa ating adikain, sa ating pagbandira, sa tatak Pinoy, sariling atin. Sana'y nandyan pa rin kayo sa ating mga next vlogs at updates. God bless you all. Sa aking channel. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. And as always, remember, ang buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.